Magandang araw at gabi mga kakulay. Channel promotion po muna tayo ng isa sa malapit sa puso kong co-narrators ko. Alam niyo po ba mga kakulay? Bago po nagkaroon ng Deep Red Mystery File ay ito ang unang channel na naging home channel ko. Yun po ay ang Creepy Junkie TV. Yan po ang unang channel na nagtiwala sa aking kakayahan sa pagsulat ng mga kwento. At yan din po ang unang channel na naghasa sa akin sa pagnanarration. At alam niyo po ba, napakahusay rin po ng narrator niya. Kaya pagkatapos po sana ng kwento natin ngayong araw na to, ay huwag niyo pong kalimutan ulit dalawin ang channel niya. Ilalagay ko po mamaya sa description box ang link ng kanyang channel para hindi na po kayo mahirapan. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa kanya, ay magsubscribe na rin po kayo. Maraming salamat mga kakulay! Ako po si Deep Red. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan. Dito sa Deep Red Mystery Files. Lumipas pa ang mga araw at naging usap-usapan sa aming baryo ang mga nangyaring himala sa akin. Hanggang sa napag-aralan ko na rin ang mga dasal at orasyon na nandoon sa libreta. Araw-araw ay masakit ang ulo ko at kung ano-ano pa ang sumasakit sa aking katawan. Tapos minsan, pakiramdam ko ay parang laging may gustong sumugod sa akin. Ngunit, wala naman. Lagi rin akong madalas magulat dahil pakiwari ko'y may 10 kabayo ang humahabol sa akin. Ito pala pag nasakana ng pinag-aaralan mo. Halos gabi-gabi din ay may naririnig akong tinig na babae. Ngunit, ayaw namang magpakita sa akin. Simula rin noon, ay lagi kong suot ang Santo Ninyong hubad at may bag din akong dala lagi na yari sa buli o yantok. Dun ko'y nilalagay ang libretang binigay sa akin ng aking ama. Mabilis na lumipas ang mga araw, halos hindi ko namamalayan. Malaki na pala ang tiyan ng asawa ko. Naisipan naming pangalanan ng Rolando ang aming unang anak. Hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng aking asawa nung siya'y nagbubuntis. Sa paglipas ng mga buwan ay napag-aralan ko na ng husto ang mga orasyon at dasal na nakasulat sa libreta at inalam ko din kung ano ang mga dapat kong gawin para sa mga taong aking gagamutin. Naging napaka-challenging pa para sa akin ang mga sumunod na araw dahil patuloy kong pinalalim ang aking kaalaman kung paano ko gagamutin ang mga lalapit sa akin. Kaya nang lumipas ang mga araw ay marami pa rin pagsubok ang dumating sa buhay ko. Lalong-lalo na ang pagbubuntis ng asawa kong si Igay. Isang hapon ay masakit daw ang tiyan niya. Bakit ga? Manganganak ka na ba? Tanong ko. Hindi pa naman ga. Sumasakit lang talaga ang tiyan ko. Sagot naman ang babae kay Indo. Nagtataka naman ako kung bakit sumasakit ang tiyan ni Igay. Kung kaya naisip kong hindi ako magpapatalo kung sino man ang aswang na umaali-aligid dito. Pagkatapos nun ay may biglang tumawag sa akin sa labas. Do, andyan ba si Igay? Sigaw niyang patanong. Oh, andito. Bakit? Sagot ko. Huwag mo nang palabasin dahil gabi na. May mga taong kanina pampalakad-lakad dito. Paalala niya sa akin. Dahil suot ko ang medalyong galing sa aking tatay ay lumabas ako saglit.
at may nakita akong tao sa di kalayuan. Nagduda lang ako pero di ako sigurado kung yun nga ba talaga ang nang-aaswang sa asawa ko. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tumana, ay napadaan ako kila paring Kaloy. Narinig kong parang may nagwawala sa kanila. Nung nakita nila ako ay para silang nakakita ng multo. Animoy, gulat na gulat. Wow, cheesecake! Ang kaba sa iyong dibdib ay damhin. Huminga ng malalim. Ako ay mag-umpisa ng manahan sa iyong pangitain. Ako ang liwanag sa dilim. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Oh, bakit pare? Anong nangyari sa anak mo? Tanong ko kay paring Kaloy. Kagabi pa siya ganito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pre. Nag-iiba yung boses tapos minsan bigla siyang babait. Baka nabati yung anak mo. Wika ko. Di ko alam, pre. May alam ka ba sa mga nababati at sinasapian? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko rin sigurado, pare. Sagot ko. Sinubukan kong pagtabihin yung dalawang palad ng kamay niya. Pagkatapos ay sinukat ko ang dalawang hinliliit na daliri niya. At ayon sa aking nakikita dito ay may bati nga yung bata. Pagkatapos ay kinuha ko yung langis at papel doon sa aking sigarilyuhan. Pagkatapos noon ay pinahirang ko ng langis yung papel at idinikit ko sa noon ng bata habang dinadasalan ko ito. Makalipas lang ang ilang minuto ay kinuha ko na yung papel sa noon nito at itinapat sa liwanag ng araw. Nakita ko sa papel na may gumagambala sa batang isang malaking lalaki. Yun nga pala ang una kong panggagamot. Sinubukan ko lang kung kakayanin ko ito. Lumipas pa ang isang araw ay pumunta ulit si paring Kaloy sa bahay at ibinalita niya sa akin na magaling na daw ang kanyang anak. Kaya lubos naman akong nagpasalamat sa Panginoon. At si Kaloy naman ay nagpasalamat din sa akin. Isang himala daw at napagaling ko ang anak niya. Kung kaya pagkalipas pa ng mga araw, ay usap-usapan na sa amin na marunong nga akong manggamot. Sabi ko, hindi ko naman alam yan. Baka ang Diyos ang nagpagaling sa anak mo. Ginamit niya lang akong instrumento. Kaya ang ginawa ni paring Kaloy ay dinalan niya ako ng mga prutas para daw makabawi siya sa akin. Na iniabot niya naman sa aking asawang buntis na si Igay. Natuwang-tuwa naman sa binigay niyang mga prutas. Isang umaga ay nagpunta sa bahay si Manong Julio. Kasi daw, yung tanim ko daw na kalabasa, bakit ang tagal lumaki? Samantala yung kanyang kamatisan, isang linggo pa lang niyang naitatanim ay umaani na daw siya ng marami. Spark La Ureta. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Di kaya ginagago mo lang ako? Inis kong sabi sa kanya. Abay, kahit tignan mo kamatis ko, baka magulat kayo indo. Pang-aasar niya sa akin. Isang linggo pa lang kami nakakatanim ng gulay. Umaani na siya. Gulong ko sa sarili. Nagpaalam ako sa asawa ko at pinuntahan namin yung pinagyayabang niyang tanim. Tumakay kami ng motor niya. Habang binabagtas namin yung daan papunta sa gulayan niya, ay biglang may tumawid na aso. Kung kaya't nawala ng kontrol si Mang Julio at sumalpok kaming dalawa sa isang puno ng kaimito. Sa lakas ng pagkakasalpok namin, ay nagpagulong-gulong ako pababa. Pagkatapos ay ang laki ng mga batong ginulungan ko at ang huli kong binaksakan ay yung puno ng bayog.
kung saan nakalaylay sa sapa. Kaya pagbaksak ko doon ay dire-diretso ako sa tubig. Pumalo yung ulo ko at katawan sa gilid ng pangpang ng sapa hanggang sa natangay ako sa malakas na agos. Sumigaw ako ng tulong hanggang sa may nakarinig sa akin at maya-maya pa'y nadala ako sa mababaw na parte ng ilog. Sa lakas ng pagkakasalpok ko ay di ko akalaing mabubuhay pa ako. Nung may nakakita na sa aking tao, agad-agad akong tinulungan at sinabi sa akin kung ano ang mga masakit sa parte ng katawan ko. Sinagot ko itong wala naman gaano dahil puro galos lang naman ang aking natamo. Aba, himala indo, hindi ka nasaktan. Talagang may milagrong bumabalot sa pagkatao mo. Wika niya sa akin. Hindi ko na sinagot pa ang mga tanong nito dahil gusto kong mahanap si Mang Julio. Hanapin natin si Mang Julio. Sabi ko sa lalaki. Hinanap namin yung matanda. Lumipas ang isang oras na paghahanap ay saka pa lang namin itong nakitang nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato habang naninigarilyo. Oh, Mang Julio, andyan ka lang pala. Wika ko. Ang dami kong tanong sa kanya pero hindi niya ako sinasagot. Samantalang siya, di niya ako natatanong ng kahit ano. Ni hindi sumagi sa isip niya kung anong nangyari sa akin at kamusta na ba ang aking nararamdaman. Sa mga oras na to, ay nakakaramdam na ako ng iba dito sa matandang ito. Pagkatapos ay biglang bumalik ang kanyang mood na akala mo ay bata. Tara, tignan natin yung kamatis ko. Ayan ito sa akin. Yung nangyaring pagsalpok sa puno, parang wala lang talaga. Tapos, paminsan-minsan, mahuhuli ko siyang masama ang tingin niya sa akin. Pagdating namin sa kamatisan niya. Oh, diba Indo? Ang dami ng bunga ng mga kamatis ko, no? Yayabang ni Mang Julio sa akin. Nagulat ako nung makita ko yung mga tanim niyang kamatis. Dahil karamihan doon ay puro lantana. At yung sinasabi niyang umaani na siya, halos ay isang dangkal pa lang ang taas sa lupa. At wala pa itong mga bunga. Ang dami niyang itinuturo sa akin. Kesyo ganyan, kesyo ganito, ganun daw ang gawin ko upang maging mabilis daw mamunga ang aking mga tanim. Ngunit kahit isa ay wala akong nakikitang bunga ng kanyang mga tanim. Kung kaya naisip ko ng mga sandaling iyon, subukang umusal ng mga buhay na salita nang hindi niya nalalaman. Ang mga kwento, lihim at karanasan ng bawat tao ay nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Please don't forget to subscribe to his channel. A friendly reminder from Deep Red Mystery Files. Pinatong ko sa balikat niya yung kaliwang kamay ko. Pagkatapos ay tumitig ako sa kanyang mga mata at dahan-dahan kong inilabas ang aking kwintas ni San Benito na laging nakasabit sa aking dibdib. Pagkapatong ko ng aking kaliwang kamay sa kanyang balikat ay tinapik niya ito at nagalit siya sa akin. Nagulat ako nang pukulan niya ako ng isang matalim na tingin at nang siya'y magsalita ay biglang nag-iba ang kanyang boses. Naging napakalaki nito at nakakatakot. Nung titigan ko siya, ay biglang nagbago ulit ang boses niya at bumalik na ito sa dati. Mang Julio, tumingin ka nga sa akin. May gumagambala ba sa'yo? Wika ako sa kanya. Lumakad siya palayo. Ako naman ay sumunod sa paglalakad niya. Sinasabihan kong lingunin niya ako, ngunit ayaw niya talaga. Hanggang sa ako na lang ang huminto sa pagsunod sa kanya. Pinagmasdan ko siya kung saan siya pupunta nang biglang may tumawag sa akin. Indo! Umuwi ka muna sa inyo. May humahanap sa'yo. Ang sigaw sa akin ni Uncle Emilio.
hindi nila alam ang mga nangyari sa aking pagbangga. Kasi hindi ko naman ikinuwento sa kanila. Hinayaan ko na si Mang Julio pagdating ko sa bahay. May nakita akong lalaki na nakaupo sa terrace namin. At hindi ko ito kilala. Pare, pamangkin ko. Sinasapian kasi siya. Wala akong ibang alam na albularyo eh. Sabi niya sa akin. Habang nag-uusap kami ni paring Kaloy, ay sinagawan ako ng pasyente. At gusto niya akong suntukin. Pagkatapos ay pinapalayas niya ako. Noong ambang susugurin niya ako ay mabilis naman siyang napigilan ng kanyang mga kamag-anak. Pagkatapos nun ay binanatan ko agad ito ng apat na buhay na salita. Saka ko siya tinanong ng... Sino ka? Sino ka sinabi? Ako ay isang kapre Indo. Hindi mo ko kaya. Wala akong binagbat Indo. Wala akong alam. Bata. Manahimik ka. Kaya kitang patayin anumang oras dahil wala kang puwang sa kaharian ng Diyos. Pagyayabang ko. Akala mo lang kaya mo ko, Indo. Lamba ka pa, bata. Patuloy na pang-aasar ng kapre sa akin.